kalokyan ka bimoy. Tunay na sasaya dito, sagot namin utugan kantahan. Walang pakid na tawanan at kulitan. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Ito ang number one ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Ako po si Karen ng Malabon. 28 years old. At sumulat po ako dito sa lihim ng liham para tanungin ang lahat tungkol sa opinion ninyo regarding my problem. Usapang love life pa rin, DJ Lindsay. DJ, maraming mga ex ang boyfriend ko. As in, marami talaga. May mga pagkakataon pa na sila yung dahilan ng pag-aaway namin ng mahal ko. Minsan pa nga, nakikita ko na chinecheck pa ng boyfriend ko yung mga Facebook accounts ng ex niya. Pero hindi naman siya nakikipag-usap sa tingin ko. Tatlong taon na yung relationship namin. At kailan lang nag-propose na siya sa akin. Masaya naman sana ako kasi ibig lang sabihin nun ako ang gusto niyang makasama habang buhay. Kaya lang, itong fiancé ko, napansin ko na mas maraming beses na siyang nag-check ng accounts ng mga ex niya than normal. At yung iba dun, mini-message niya pa isa-isa. Nakikita ko naman po yung usapan. Sinasabi niya sa mga ex niya na ikakasal na siya. Pero sa dulo ng mga usapan nila, inaaya niya yung ibang ex niya na makipagkita sa kanya. Tatlo sa mga ex niya na yon, pumayag. Makipagkita nga sa kanya. Nalaman ko na lang nung tapos na. Tinanong ko ngayon dito sa fiancé ko kung ano ba ang dahilan. Bakit niya ginagawa yung mga bagay na yon? Kung kailan ikakasal na kami? Ang sabi ng fiancé ko, simple lang. Nang hihingi lamang siya ng closure sa mga ex niya. Pero bakit ganun? Tinitingnan ko rin kasi yung mga post ng mga babae. Yung iba doon nagpipicture kasama yung fiancé ko. Nakikita ko sa mga post nila na ang saya-saya. At ang sweet-sweet nila
kasama ang mapapangasawa ko. Parang hindi naman closure yung ginagawa nila. Kaya ngayon, nag-iisip ako, ano ba talaga ang totoong dahilan niya? Bakit kung kailan ikakasal na kami, DJ Lindsay, eh nakikipagkita pa siya sa mga ex niya? Sabi naman ng mga ate ko, baka ginagawa niya yung mga bagay na yon kasi kapag kasal na kami, hindi na po pwede. Posible kaya na yon ang dahilan, DJ Lindsay? Ano po ba ang dapat kong isipin tungkol sa fiancé ko? Tulungan niyo po ako. Muli, ako po si Karen ng Malabon. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Check your time. 15 minuto. Makalipas mo ang alas 9 ng umaga. It's 9:15 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon na same, same, pero iba! Maga, we're number 1. 6.7 Energy FM. Maga, huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo, energy! Ang ganda na sana ng ate mo. Pinagproposan. Wow! Oo, lumuhod sa harap tapos binigyan ng sing-sing. Ah, ang saya na sana. Kaso after noon, yung jowa niya keeps on messaging yung kanyang mga ex-girlfriends. Oo, di ba? Bakit hindi ka makalid dyan? Ikakasal ka na nga. Meron. Napak na ikakasal ka na. Closure na yon, no? Hindi na yun kailangan parang kung ano-anong cheche-boreche sa mga ex mo. Kaya nga kayo nag-break. Kaya nga ngayon, ikakasal ka na at nag-propose ka na. Malaking closure na yon, no? Hindi na yun kailangan ng mga babae. Pag nabalitaan nila na ikakasal na yung ex ko, alam na, Diaz. Wow! Wala nang dadaw-daw. Wala nang makikisaw-saw sa relasyon. Ikakasal ni. So, hindi na kailangan ng closure, kuya. Bakit pa kati-kati ka makipag-usap sa mga ex mo? Nakakainis eh. Ay, napala, we're live on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Thank you very much. Wow! And sa lahat po nang nandyan sa TikTok, we are also live on TikTok now. Oo, 9:17 live on TikTok. Puntahan mo lang EnergyFM1067. As in, i-type mo lang EnergyFM1067. Walang kung anumang spaces or walang kung anumang punctuation mark. May point lang. Diba? May point naman talaga tayo. Saying hello kay Jambe at saka sino po yung mga nandito? Si Clint? Clint ba to o Glimt? Ang labo ng mata ko, baby. Ang liit kasi. O masyadong bright lang talaga yung shine bright, bright like a diamond yung ano ko, yung kulay ng damit ko ngayon. It's dilaw. Gusto mo yung dilaw? Good morning naman kay Mine! O, basa po tayo ng comments ng mga panggapo natin. Sabi dito ni Javier. Javier, natuwa ka naman na ikaw yung pakakasalan ng ganyang klaseng lalaki. Congrats! Nanalo ka ng stress at problema sa buhay. Kakaloka. Sabi naman no, Tia Princess, alam mo, kaya naluloko at nagdurusa tayo kasi kahit nasa harap na yung red flag, willing pa rin tayo maging flagpole! Hindi ka magiging watawat. Alam mo naman, di ba, na nasasaktan ka, di ba? Tapos, bakit pinapabayaan mo na gawin pa rin yan sa'yo? It's a sign of disrespect and disregard of your feelings, girl. Wow. Sabi naman ni Take, big red flag yung fiancé mo. Kung ayaw mo magdusa na habang buhay, huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Lalala pa yan, lalo na kung legal na kayong mag-asawa at magkakaroon pa kayo ng anak. Kung years ago na yung mga ganyang ginagawa ng fiancé mo, hingin mo, nahingin yung closure, 'di ba? Okay na 'yon. Pero bakit ngayon pa? Nonsense, 'di ba? Oo. Isa lang ibig sabihin niyan, they both miss the memories of being together, kaya sila masaya sa mga post, sabi mo, 'di ba? Oh. Pero hindi lang naman iisang
ex yung minessage nitong si Kuya mo. Oo, yung mga ex niya na nag-reply sa kanya, kinita niya raw. Bakit, para saan? Ba't kailangan pa ng closure to si Kuya? Ano ba? Minsan gusto kong isipin, no, na siguro nga may mga ganyang lalaki na siguro gusto lang maging friends with their exes para nga po tahimik ang present. Pero ano lang yan, rare yan sa mga lalaki eh. Diba, ang mga lalaking kilala ko, pag break na, wala nang balikan. Diba? Oo, sabi dito, dapat gumawa ka na lang ng GC. Diba? Ang jowa mo ng mga exes niya para isang closure na lang. Red flag yan. Sabi ni Glint, oo, on TikTok. Oo, di ba gumawa ng GC para isang senda na lang? O kaya, group text! Clan message. Ang lakas maka-jonda, di ba? Lakas maka-tita ng clan text. Gusto mo yun? Huy! Sabi naman po dito ng ibang mga pangga po natin. Hello kay Nelda, kay Connie na nakikinig ngayon at nanonood at the same time. Sino pa yung mga nandito? Basa tayo. Let him go! Not worth your love and commitment, sabi ni Yana. Sige, pwede tayo sa Facebook naman. Oo, para tayong ping-pong lang dito eh, di ba? Kung saan pumunta, doon magbabasa. Let's give chance to others kasi. Oo. Sabi dito, ang ganda pa naman DJ Lindsay, sabi ni RJ Kim, sure, son. Wow. Ano ba? Masyado. Sabi ni Claudine, closure is closure. Pero pag di yan tumigil, kaka-closure niya, siya na lang ang i-close mo. Diba? Ilock mo na sa drawer niyo. Good morning naman sa'yo, DJ Lindsay. Diba? Hello, te. Good morning, sabi ni Russell. Good morning din sa mukha mo. Good morning, DJ Lindsay. Nag-e-echo yung voice mo. Lakas, mami nene. Ay, teka lang, isang guni natin sa mga eksperto. Oo, tingnan natin kung anong magagawa. Sabi dito ni Angelo Campos, nababagay na kanta is Binaliwala by Michael Libranda. O sige, request mo ba yan? Play natin yan. Okay, mamaya ipa-play ko yan. Para sa'yo. Para sa mukha mo. Oo, Anghel. Ay, nako. Sabi ni Ate Gigi. Ayan. Pakiayos naman po. Sabi naman ni Nakamura. In short, gusto ni Guy, pag nagnangati, may kakamot na iba. Again, alam mo, kausapin mo yung jowa mo kasi I'm all for, you know, talking things out and communicating, di ba, with your jowa. Lalo na hindi mo na yan basta jowa, eh, fiancé mo na yan. So, gusto mo, ibig sabihin nun, nag-yes ka sa kanya, ibig sabihin gusto mo rin to spend the rest of your life with this guy. Pero ang thing is, ito yung klase ng lalaki that you'll be spending your life with. Diba? So, dapat kung meron palang mga gusot ngayon, ayusin nyo na yan. Dapat ngayon pa lang, pag-usapan nyo na yan. If it bothers you have to address it to him. Sabihin mo sa kanya na, hindi ako komportable na nakikipagkita ka sa mga ex mo. Para saan ba? Para sana kung may utang siya sa'yo, tapos idadagdag mo sa kasal natin, diba? Para sa mga catering. Ganyan, pang down sa mga kung anumang suppliers dyan. Diba, hali sana kung meron kayong unsettled business. Diba? Pero baka nga meron. Ayaw lang sabihin sa'yo kung ano yung mga unsettled na yan. But you have the right to know because you guys are going to be married na, to get married na in a few. Diba? So, dapat alam mo kung ano yung right mo. Sabi naman ni Jason, cancel mo na yung kasal para mangamba siya. Pag-iisipin mo muna, diba? Bago ka matali sa kasal. O, kung dapat kausapin mo muna siya, huwag kang mag-desisyon ng, ano, alam mo yun, ng big agad, huwag kang magpadalos-dalos. Kausapin mo muna yung jowa mo and let him know na hindi ka komportable sa nangyayari. Pero alam mo, on the other side, on the flip side, kahit hindi mo sabihin na hindi ka okay, dapat alam niya na hindi okay na nakikipagkita sa mga exes. Diba? Wow! But then again, kailangan mong pakinggan ano bang rason niya, bakit ka nakikipagkita. Kasi hindi ako komportable, hindi ako natutuwa. Explain mo nang magaling. Explain mo! Explain mo lang! Try mo lang! Oo. Ay, sabi din ni Jeffrey Vasquez, baka gusto ni Guy ng ex with benefits. May ganun ba? Naniniwala naman ako, ex with benefits. Kasi anything is possible naman at this time and age, diba? Pa-shoutout naman po kay Erlinda Carubias na Ulyanin, sabi ni Princess. Hello! Nakalimutan niya na agad yon. Oh, kasi ganyan ang mga kilala kong lalaki. Kapag ex na, wala nang balikan, touch move.
Diba? So, hindi ko alam kung anong meron. Nakikipagbalikan or nakikipagkita lang ang lalaki sa ex kapag may... Hi! Nako, which reminds me of somebody. Meron nga pala akong kaibigan na makikipagkita. Wow! Kakaloka. Pag gusto niyang i-feel ulit yung vibe sa kanilang dalawa, kung gustong, alam mo yun, kahit papano, maka-first base ulit, ganyan. Pero kapag hindi at ikakasal ka na, para saan ba? Diba? Libale sana kung yung ex mo ay supplier. Diba? Photog, videog, ganyan. Diba? O di kaya naman, florist ninyo, no? So, may rason para magkita kayo. Pero kung hindi, kung wala naman, bakit? Why do you have to meet up with her? Diba? At yung babae, alam niya na nga siguro na ikakasal na. Bakit nakipagkita pa? Dapat dun palang soplak na eh para napapahiya yung mga ganyang lalaki. Pag alam niyo na meron ng karelasyon yung lalaki, may asawa na o may fiancé na, may anak na, ikakasal na, kayo na mismo mga babae ang tumanggi. Lalo na kung medyo, alam mo yun, alam mo na merong hindi kagandahang goal yung lalaki. Wag na. Tigil na. Wow! Diba? That way, yung premium mo, yung value mo as a woman, mas tataas yan. Diba? Kapag dun palang sinoplak mo na yung lalaki. Pero alam niyo ba, ayon sa studies ha, ang mga, may mga babae na mas na-attract sa mga lalaki na committed na. I swear. Ayon sa ano yan, sa pagsasaliksik ng mga, oo, mga expert. May mga babaeng mas na-attract sa mga lalaki kapag alam nilang may nag-aalaga sa lalaki na ito. At alam nilang may asawa na, at alam nilang may anak na, pag alam nilang may girlfriend na, mas lalong na-attract. Kasi, di ba, dun sa study na yon, ang nangyari, kapag single, hindi pinapansin yung mga lalaki. Pero once na nakita nila na in a relationship na, at may nag-aalaga na, committed na, di ba, engaged na, biglang na-attract ngayon yung mga babae sa mga ganong klaseng lalaki. Wow! Di ba? Oo, toyo. So, mag-ingat po, di ba? Kapag alam mo meron na, may kakasal na, may asawa na, may girlfriend na, wag na. Ako na mismo yung tumanggi, sumoplak, para matuto yung mga lalaki na ganyan. Di ba? Tapos bilang lalaki ka, pag alam mo may commitment ka na, di ba, engaged ka na, ikakasal ka na, o may anak na, di ba, nasa isang bahay kayo nakatira ng asawa mo, di ba? Wow! Kahit kasi hindi sa isang bahay, basta mag may asawa ka na, oo, tumigil ka na, pumirmi ka na. Loob. Diba sabi ni Arch, pero we show mga babaeng ganyan, Lindsay, kaya ang tukso nilalayuan, hindi nilalabanan. So true. Diba? Kakaloka. Again, ito po ang lihim ng liham at sa lahat po ng mga panggapo natin na gusto mag-send in ang story nila dito po sa ating program, pwedeng-pwede yan. Punta ka lang sa facebook.com/Lindsay1067. That's L-I-N-D-S-A-Y 1067. Pangga, oras natin, 9:27 on the clock. This is Michael Libranda with the song Binaliwala. Para dito kay Karen, as requested by... Basta may nag-request kanina. Kalimutan ko na agad. Ikaw na bala ang may-ari ng damdamin.